Sa mapagpalayang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Una sa lahat, nais ko po muna magpasalamat doon po sa mga nag-contact sa atin at nag-text sa atin. At dalawang uri po yung kumukontakt sa atin. Yung iba, tumutulong po dahil sa alam nila na marami tayong gastusin dito po sa ating Action Center. Meron po tayong staff. Meron po tayong radyo na binabayaran. Marami nagtatanong, bakit ako nagbabayad sa radyo at hindi ako ang sinisweldohan? Ang paliwanag ko po dyan ay simple lamang. Pag ikaw ay swelduhan sa radyo, wala kang masyadong kalayaan na magsalita na mga nais mong sabihin. Katunayan, ikaw ay nasa ilalim ng dikta ng istasyon. Pag ikaw ay naging nakasama ng iyong mga atake laban halimbawa sa isang malaking negosyante o malaking smuggler ng kanyang tunay na negosyo, legal, malaki ang kanyang illegal na hanap buhay, pero pag siya'y tinira mo sa kanyang illegal na hanap buhay, maaaring bunutin niya yung kanyang napakalaking supermarket chain sa buong bansa, abay, di mawawalan kayo ng ginto, mawawalan kayo ng pure gold advertisement. So, ang nangyayari po yan, nakikisama na lamang. Sinasabing, huwag mong tirahin si ganito, huwag mong tirahin si ganyan, sapagkat ganito, ganyan. Advertiser natin yan, kaibigan ni boss yan. Ngayon ako po, wala po kung may kaibigan tayo, pero hindi ko po inaalintana ng aking mga kaibigan ay makaka-impluensya sa aking pong mga paninindigan. O yung pong mga nagpapadala po sa atin ng konting tulong, abay, nagpapasalamat po sa ako sa kanila sapagkat wala naman po silang hinihiling na mga kondisyones maliban lamang sa ipaglaban mo, Kawaldi ang Pilipinas. Abay, okay po yun sapagkat ako, panakakatanggap ng tulong dahil sa aking paniniwala, abay, napakasatamis po niyan. Ang mapait sa media, yung bang pipilitin mong lumaro kay digong, lumaro sa mga demonyo sa kadahilanan na ikaw ay nababayaran ng pera, ayun ang malungkot na kalagayan. Ngayon, meron po mga nagtitext sa atin, may mga tumutulong. Unahin ko munang pasalamatan yung tumutulong po. Dalawang uri pong tulong. Yung una, yung tulong po ng aking pong pangailangan bilang practicing journalist. Bilang practicing journalist, tayo po ay kumikilos. Umaabot po tayo hanggang Zambales upang ma-interview natin ang mga mangingisda. Nagpupunta po tayo sa mga kulungan upang malaman po natin ang kanilang kalalagayan. Ultimundo sa San Jose Del Monte Jail, pinuntahan ko po yung mga hinuli ng mga aktivista, rallyista, sa kadahilanan lamang na wala silang face mask, hindi sila naka-social distancing sa loob ng jeep. Hinuli po silang lahat at dinemanda ng Republic at something-something na yung pala ay yung social distancing lamang yun. Wala silang social distancing, ikinulong sila at pinapon sila sa siksikan na selda ng San Jose Del Monte Jail. Wala naman social distancing, wala pa mga face mask. Ngunit ang mga pulis naninindigan na ang mga ito magrarally laban sa panguluhan ni Ginoong Duterte, ni Mr. Duterte. Abay, hinuli ng mga pulis ang kadahilanan, wala silang social distancing, kaya sila itinapon sa kulungan na walang social distancing at kasama nila mga drug addict, kasama nila mga magnanakaw, pickpocket, kasama nila mga prostitute, sapagkat mga babae po yung tinulungan natin doon. Mga prostitute, sinama po sila sa isang kulungan. Ito ang ating pulisya, ito ang ating batas. Ngayon, kanino ka magsusumbong diyan? Meron na susumbungan po mga taga-probinsya. Yan ang dahilan kung bakit merong New People's Army. Sila po nasusumbungan ng mga napakarami mga barangay sa buong Pilipinas. Kanina, in-interview po si National Security Advisor
Hermogenes Esperon Jr. Tandaan niyo po yung pangalan ng dati pong chief of staff ng corrupt na presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang pangalan po niya, General, para General na talaga ngayon. Ang General, as of course, corrupt po yan. Ang pangalan, Hermogenes Esperon Jr. Junior na naman. Kahabag-habag naman tatay nito. Napakamalas mga junior nito. Junior Parlade, Junior Esperon, Junior Duterte, Junior Sandwich, kung ano nung mga junior yan. Ngayon, ang ating po pinapaksa dito ay bakit daw dina-justify ni General Esperon kung bakit kinakailangan labanan daw ang NPA, labanan ang Communist Party of the Philippines, at dapat itong kanilang mga front organization, mga legal organization pa rin ng Gabriela, KMU, Kilosa Magbubukid ng Pilipinas, legal po yan, nakarehistro, lumalantad, hindi humahawak ng baril, nagpanghawak nila, placard. Eh, gagawin mong NPA yan, gagawin mong wanted, gagawin mong kaaway ng bayan. Abay, saan ka naman nakakita ng ganitong klaseng katarungan? Ang ating pong NPA ay hindi. Tama po yung isang kaibigan ko, sumulat po sa isang dyaryo. Anong pangalan nun? Hindi ko na mababanggit ang pangalan, pero maganda yung kanyang sinulat. Siya po ay dating PMA. At mukhang nagsabi pa sa akin na medyo nasasaktan siya pag aking tinatalakay na marami sa mga NPA. PMA ay mga corrupt na mga sundalo. I offer no apologies. Yan po ang ating tatak. Pagka nasabi ko po, pinaninindigan ko yan. Kahit anong pati ko siya sa akin. E yan talaga ang aking paniniwala na napakarami mga sundalo, general, mga corrupt. At yan po ay aking pinaninindigan. At yan po ay malaking krimen. Sa aking pong tingin, nung nakikinig ako kanina kay Esperon, abay, napaka-bobo. Kaya hindi naman po siya nag-iisa. Marami pong bobong Pilipino. Sapagkat dinidikta lamang ng Amerikano o ng mga imperialistang Amerikano kung sino ang dapat nating kaaway. Sinabi niya, inamin niya, dineklara niya na the Americans have declared the NPA as terrorist organization. Sumunod naman tayo. Bakit? Sapagkat wala tayong independent foreign policy. Wala tayong tunay na kalayaan. At siya na yati nilalabanan. At pag nilalabanan mo yan, sasabihin sa iyo, komunista yung mga lumalaban na yan. Nilalabanan nila Amerika, komunista yan. Hindi po Amerika nilalabanan natin. Nilalabanan natin yung kanilang pagpapataw sa atin ng kanilang mga dikta kung sino dapat natin kaaway, sino dapat ang kaibigan, at sino dapat ang pagsilbihan. At ang pagsisilbihan natin, dinidikta rin. Walang iba kundi gobyerno ng Amerika. Pag ikaw ay hindi maka-Amerikano, wala kang pag-asa maging senador at lalong wala kang pag-asa maging presidente. Ngayon, bakit ko po masabi yan? Meron po nag-text sa akin ang sabi, ito naman si Kawaldi, ay parang kumakampi pa sa Communist Party of the Philippines, sa NPA, NDF, ang NDF, ang NPA, yan ang nagbomba ng Plaza Miranda. Mali! Hindi po totoo yan. Amerikano lamang po nagsabi niyan. Paano bubombahin yung Plaza Miranda, mga liberal party lang dyan? Nung matapos EDSA Revolution, ang presidente ay asawa ng liberal party stalwart na si Ninoy Aquino, ang mga kanyang kasamahan, panay liberal party. Andyan sila Salonga, andyan sila Tanyada, andyan lahat. Eh kung totoo na NPA nagpasabog ng Plaza Miranda sa impluensya na yan ni Tanyada, impluensya ng mga liberal party kay Cory Aquino, di sana nalipol yung liberal party o yung New People's Army. Bakit hindi? Sapagkat hindi po totoo yan. Kung ano dinidikta sa atin ng Amerikano, yun ang ating tinatanggap. Halimbawa, gustong hatiin ng Amerika at hinati na yung Korea. Yung makabayan na mga Koreano,
ginawa nilang komunista, North. Yan, yung mga maka-Amerikano, democratic. Hindi po magkalaban ang democracy at sa communism. Ang kalaban ng communism ay capitalism. Ang kalaban ng democracy, dictatorship. Yan po yan. Ngunit, ang Amerika, nagdidikta sa atin kung sino ang dapat nating kaaway. Kaya po tayo galit na galit sa mga Vietcong, Communist China, dahil po sila ay kagalit ng Amerika. Galit din tayo. Hindi natin alam kung bakit tayo galit, basta galit tayo. Ngayon, tayo, Pilipino, hindi natin alam kung bakit tayo galit sa NPA. Hindi natin alam kung bakit galit tayo sa Communist Party of the Philippines. Hindi natin alam kung bakit galit ka tayo o kayo kay Joma Sison. Aminin po ninyo, mas galit kayo kay Joma Sison kaysa kay Bongo. Mas galit kayo kay Joma Sison kaysa kay Bong Revilla. Mas galit kayo kay Joma Sison kaysa kila Marcoleta, kila Rimulya, na nagkakadal ng mga Communist Chinese. Mas galit kayo sa Communist Party of the Philippines kaysa sa Communist Party ng China. Hindi ko po maintindihan yan. Ganun pa man, pinapaliwanag ko po ito. Sapagkat ako naniniwala na ang NPA ay marangal, meron akong personal experience. Kayo meron ba? Nakasalamuha ba ninyo? Nakatulong ba kayo? Na kayo'y binabaril ng mga army? Na nakasama nyo na kayo tumatakbo-takbo sa mga gubat? Upang sa ganun, huwag kayo masukol? Naranasan ko po yan. Nakita ko, andun ang mga kababaihan galing sa University of the Philippines. Nandun yung mga pinagpipitagan ng mga scholar ng bayan sa UP. Nakita ko po yan, pati yung mga naging estudyante ko sa Polytechnic University of the Philippines. Bakit yung mga matatalino ay pumakampi o nakakaintindi sa NDF or National Democratic Front? Bakit? Sapagkat sila po'y nag-iisip. Hindi po sila basta nagagalit na lamang. Basta na lang magagalit. And normally, ang sasabihin nila, kasi walang Diyos. Ang mga Communist Party, walang Diyos yan. Masasamang tao pag walang Diyos. Eto si Duterte, may Diyos. Minura nga ang Diyos. Ibig sabihin, naniniwala siya may Diyos. Kaya lang, ang paniniwala niya, estupido ang Diyos. Alam niya na meron Jesus Christ. Tatawagan niya araw sa December. Mali nga lang yung kanyang English. I will call Jesus Christ to Bethlehem. Ibig sabihin, pupunta siya sa Bethlehem at tatawagin si Jesus Christ. Yan po ang English. Ngayon, ito po ang ating pinag-uusapan dito. Meron po mga pumupuna. Para bang mas tanggap ng Pilipino ang Communist China kaysa sa Communist Party of the Philippines? Bakit? Sapagkat marami sa mga Pilipino anti-Filipino, pro-American, at ngayon, sapagkat sila ay pro-Duterte, therefore pro-China ka. Pag ikaw ay pro-Duterte, you are pro-evil and therefore you are evil. Pag si Duterte traidor, sapagkat si Duterte ay pumakampi sa China na kumakamkam ng ating mga lupain, binubuli ang ating pong mga mangingisda. Kanina ang hapon, nagpunta po ko sa Philippine Navy, diyan po sa Fort Bonifacio, at aking pong tinanong, ano ba ang naging aksyon ng Philippine Navy sa karagatan? Sapagkat ang Philippine Navy, yan po ang ating pong military arm sa karagatan. Sa karagatan ng Zambales, karagatan ng Palawan, na kung meron tayong mga mangingisda diyan, nakaka-encounter ng mga inchik, sila'y binubuli. Ang ibig po sabihin ng bully, para po bang tiniterrorize kinakayanan? Akala mo sila'y mga mistulang tauhan ni Bato de la Rosa, mga DDS, ang kalaban ay mga alleged drug pusher. Eh, ganun po ang trato ng mga inchik dyan po sa ating mga mangingisda. Tinanong ko kanina isang opisyal. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan kasi pihado, tatanggalin to, pag-iinitan to. Sabi ko, meron ba kayong ginagawang hakbangin upang ipagtanggol natin ang ating mga mangingisda dyan sa Mindoro, Palawan, Zambales,
dyan sa may baho di Masinlok, dyan malapit sa Scarborough Shoal. Ang sabi, wala po kaming order eh, kasi kaibigan na raw natin ang China. Paano natin maging kaibigan yan? Kaibigan natin na nanakop sa atin, ngunit kaaway natin ang NPA, na ultimo sila Lisa Soberano, tiniterrorize natin kasi baka sympathizer ng NPA. What an idiotic society! What an idiotic bunch of morons! Itong ating mga military commission, hindi mo maintindihan. Dahil po sa kanilang kultura ng karuwagan, kultura ng kawalan ng pagmamahal sa bansa, mistula silang nagbubulag-bulagan, kinakaibigan ang mga communist Chinese, pinagbibigyan. Bakit ninyo natitis yan? Pag natitis ninyo yung pangapi ng China sa atin, kayo ay traidor, kasama kayo doon po sa kampon, doon sa kampon ni Rodrigo Inutil Duwag, traidor Duterte. O, pagtanggol nyo. Ba't hindi kayo magtapang-tapangan na PMA? Kayo mga sundalo. You stand up, magtapang-tapangan kayo, even against me. Sabi niya, hindi. Ako ay loyal kay Duterte. Against ako kay Waldi. Sige, magpakita ka sa akin ng personal. Hindi naman kita babatukan agad sapagkat six-footer rin eh. Nakakahiya naman. Mga unano kayo. So, ano po ang ating gagawin? Naninindigan tayo sa ating panalangin, sa ating panawagan. Maging sundalo kayo ng sambayanang Pilipino. Huwag kayong sundalo lamang ng Davao hoodlum na si Duterte. Huwag kayong sa tao magiging loyal. Where is your integrity as a soldier? You have sworn your oath to defend our country, to stand up by our sovereignty, and live a life of integrity as a gentleman and an officer of the armed forces of the Philippines. Where is that? Is that mere sloganism? Slogan lamang yan? Manindigan ka, sundalo! Manindigan ka, police! Bakit na lamang ganyan? Para kayong uto-uto ni Duterte. Magpa-uto kayo kung tama, magpa-uto kayo kung mabuti. Huwag kayong magpapa-uto pag binibigay tayo sa NG. Huwag kayong magpapa-uto pag binaparil ng walang kalaban-laban ang ating mga kababayan. At kay tatahimik, sasabihin niya, they were killed during a legitimate police operation. BS! Hindi lang po tayo marunong magmura ng ganyan kasi kaya BS na lamang. Ang ibig po sabihin ng B, bull, bahala na kayo sa S. Basta yung S, hindi po sweet. Ngayon, ano po ang ating tinitingnan dito? Ang tinitingnan natin dito, yung ating sense of values. Galit tayo sa NPA, galit tayo sa MDF, pero handa nating iboto Nancy Binay, Bong Revilla, Bongo, Bato de la Rosa. Kaya natin sikmurahin ang ganyan mga katarantaduhan, pero galit tayo sa mga matatalinong tao ng mga NDF. Eh bakit hindi po natin sasabihin yan? Tingnan po ninyo ang titinong ng mga tao na yan. Sa Turocampo, sino-sino yan? Lian Alejandro, Horacio Boy Morales, Alan Jasmines. Saan ka nakita ng mga Pilipinong ganyang katatalino? Eh bakit lahat sila naniniwala na humukag ang ating kalayaan pag binabayaan natin sumuko sa imperialista ng ibang bansa? Is it a crime to think? Ngayon, nag-iisip po tayo. Ang kawal ng demokrasya, hindi po nabubuli sa ganyan. Nag-iisip po tayo. I do not hate the leftists because I believe in the right to have their own ideology. At kung ating pong sinasabi, mali yung paniniwala ng mga NDF, mali yung idea nila, eh di mali, dilabanan natin with a better idea. Eh kung mas magaling kayo, di pakita ninyo, eh kung mga Harry Rocky kayo, mga panelo lang kayo, at kung sino-sino pang mga bugok na member ng cabinet ng bugok na inutil, eh di tumahimik na lang kayo, wag kayo nagagaling-galingan. Itong si Spiron, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya kanina, narinig ko, nakakasulaso, nakarimarim. Sabi niya, I was an activist also.
aktivista raw siya. I was a participant in the first quarter storm. Sinungaling, andun ako. Maaring nandun ka, siguro nung araw eh, talagang bugok ka, hindi kita napapansin kasi hindi kita nakakalaban sa mga debate o nakikita sa mga fora ng mga student leaders. Pero kung ikaw ay nagsasabing first quarter storm, di ibig sabihin, alam mo ang imperialism, anti-imperialism, ibig sabihin, alam mo ang feudalism, alam mo ang bureaucrat capitalism. Eh yun, sa tatlong yan, hindi na natin natatalo yung idea na yan. Dapat na lamang pagtibayin natin sapagkat yan ang tunay na paglilingkod ng ating sambayanan Pilipino. Yan ang tunay na kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Nandiyan po yan. Ngayon, pag hindi mo alam yan, bugok ka. Bakit ka naging National Security Advisor ni Duterte? Bakit? Alam ko, nakita kita sa Masbate ng eleksyon. Isa ka sa mga namumudmod ng mga polyeto ni Duterte. Atin to, pre, may mga kamay na nakaganong-ganon. Ngayon, nung nanalo ako, di ganun na. Pataas na yung daliri. Alam ko kung bakit ka naging National Security Advisor. Alam ko kung saan ka galing. Ikaw ay isang casino boy. Gusto mo kang demanda? Uulitin ko. Etong ating National Security Advisor ay sugarol. Yan ay nakita ko sa sarili kong mata. Naglalaro ng bakarat. Natalo, pati rilo niya. Hinubad at isinanla. Talo pa rin. Nung nakita ko siya doon sa may daanan mula sa parking data ko ng Westward, kapagkat nanood ako ng isang extravaganza show, eh napakaganda po ng palabas doon eh. Nung nakita ko, lulugo-lugo, gusto ko lapitan, bigyan ko sana 1,000. Mukhang pati pan-taxi na itaya na doon sa slot machine. Ngayon, nung nagkampanya kay Duterte, naging National Security Advisor, bugok naman. Paano ka naging National Security Advisor? Hindi mo nalalaman kung ano ang MAUTE, hindi mo alam kung ano ang ISIS, hindi mo alam na hindi naman terrorist group ang nandun sa Marawi, o baka alam mo, kaya lang, nagbubulag-bulagan ka sapagkat ikaw ay atsoy. Atsoy ka ni Duterte, general ka pa naman, dati kang chief of staff, atsoy ka, alila ka, hindi naman masama maging alila, pero alila ka ng masama, therefore you are evil. If you support evil, you are evil. Alam po ninyo, napakasimple naman ang ating po mga problema eh. Galit tayo, hindi natin alam kung bakit. Galit tayo kay Joma Season. Aminin nyo, maraming galit kay Joma Season. Hindi na alam kung bakit. Kung ano-ano kanila mga sinasabi. Eh kasi maraming pinapatay na sundalo. Eh kasi meron siya mga pinasunog, may pinaambos, may mga ganun. Ano ebidensya ninyo? Sa laki ng makinarya ni Duterte, hindi dapat na demanda siya. Bakit walang demanda itong si Joma Season? Bakit? Sapagkat kasinungalingan na siya isang terorista. Hindi po terorista yan. Isa yan sa mga political surviving political geniuses of our time. At nakakalungkot sapagkat ang kasalanan lamang ng ating mga military at ng Malacanang ay sila ay bobo at sila ay sumusunod lamang sa Amerikano. Hinuturing na siyang kaaway. Abay, magpakatapang kayo sa inyong paniniwala. Ito, alam ko, unpopular ito aking sinasabi, pero I take my hats off to the New People's Army and to the NDF. Marami po akong nakilala, aaminin ko. Ako, hindi po ako NPA. Pero pag magre-recruit sila ng senior citizen para maging NPA at pwede pa, eh panay gusto nila, 40 years old and below. Aminin ko po, hindi na po tayo masyadong 40 years old ngayon. Medyo lumagpas-lagpas na po tayo. Pero pag meron pang mag-impita sa akin, I will be a member of the New People's Army because they are men of honor and they love this country almost next to none. They're offering their lives. Wala mga sweldo. Sila ay nakikibaka. Napakahirap ng buhay sa bundok. Kasama ko po sila nung ako po ay nag-cover nung 4 na sundalong kanilang binihag. Nag-negotiate ako para yan po ipakawalan. Napakawalan naman.
Meron po isang PC, Philippine Constabulary Narcom Agent, Sergeant Jacob, John Jacob, Alpha Phi Omega member, ang asawa niya Alpha Phi Omega rin. Akin pong pinuntahan, hiniling ng personal na litisin agad at ako ang magsisilbing parang paralegal at siya po ay napakawalan sapagkat wala po naman talaga siyang kasalanan at ang mga NPA, pag ikaw ay nag-appeal, ikaw ay nakipag-negotiate, nakipag-balitaktakan ka, matatalino po yan at saka mararangal na tao, nakikinig. Nung napakinggan nila, pinakawalan, pati yung apat na PMA. Yan po ngayon ay mga karunil na, sina Lieutenant, dating Lieutenant Salamanca, Casis at Santos. Nandyan po yan sa roster ng Armed Forces of the Philippines. You owe me some, boys. You owe me brandy one of these days. Ngayon, mga kaibigan, tayo po ay, alam po ninyo, itong ating buhay. Hinahanapan ka kung ano yung mali. Nung araw, nung ako po ay nagkukomentaryo ng aking pong bandera, nakataas po yung pula. Marami nagtitext na akin daw pong sinasaalaula yung ating bandera sapagkat dapat daw blue ang nasa taas. Eh kaya po pula yung nasa taas. Nag-asik po ako ng gyera laban sa China. Nag-asik ako ng gyera laban sa mga kakutsaba ng China sa Pilipinas. Hindi ko po binababoy ang bandera. Binibigyan ko pa ng konti pandangal na ang mga Pilipino hindi tanga. Ang Pilipino ay hindi ototo. Ang Pilipino ay hindi duwag. Yan po ang dahilan dyan. Ngayon, meron po nag-text sa akin. Sayang, sabi niya, ang galing pa naman ni Kawaldi, ang sarap makinig. Pero, nadidismaya ako sapagkat yung dala niya sa kanyang picture sa likod, bandera ng China. Ito pong bandera ng China, totoo, dala ko po. Pero ito po, sinunog ko. Ito po, nakalagay, yan po ay headline ng Taiwan News, ang sinabi, Filipino journalist burned the flag of China in front of the Chinese embassy. Yan po yan. At nakalagay po dito sa ibaba, hindi po ako nagsulat niya, mga aktivista. Philippines not for sale. And giving the finger to China, alam po niyo yung giving the finger, dirty finger po yan. Hindi ko po gagawin yan dito sa harap ng camera. Yan po yung nakaturo, pero ang nakaturo po doon ay yung panggitnang daliri. Laban po sa mga opisyal ng China na nakatunghay sa akin nung sinusunog ko yung bandera ng China. Hindi po masyadong nasunog yan sapagkat umuulan. Ang ginawa ko po, pinulit-pulit ko sa harapan ng Chinese Embassy, tinapaktapakan ko at akin pong pinagsipa-sipa. Yan po ang aking paniniwala. Yan po ang aking mag-isang krusada. Actually, dalawa po kami, pero saka ko nasasabihin sa inyo kung sino yung pangalawa. Sa ngayon, bayan po muna ninyong sabihin ko. So much for that. I stand pat on everything that I say. I am offering no excuses, no quarters, no apologies. I am Waldy Carbonell. Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. God is great, ang ibig mo sabihin niyo.